Magandang araw po mga kaibigan. Kumusta po sa ating lahat? Kumusta po ang iyong buhay pag-ibig? Kumusta rin ang iyong kwento ng pag-ibig sa nakaraan at maging sa hinaharap o sa ngayon? Isa ka ba sa may problema o suliranin sa iyong buhay pag-ibig? Kung isa ka sa may problema sa iyong pag-ibig o may love problem ka, tara, mag-usap tayo upang mabigyan kita ng payo. Nagbabalik pong muli ang inyong DJ ng pag-ibig, Papa Rude, para sa aking programang Papa Rude, Love, Sex, Problem Tips and Advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagbabalik sa aking channel. May bago po tayong pag-uusapan patungkol sa problemang pag-ibig o problemang puso. Inanyahan po kitang muli na makinig, lalo pat kung isa ka sa may problema sa iyong pag-ibig o love problem. At inaasahan ko na makakatulong ako sa iyong problemang pag-ibig. Pero bago po natin yung puntahan, kung ikaw ay ngayon lang napadaan sa channel ko, ay inaanyayahan kita ang pakisubscribe ang channel ko at isabay mo na ang bell icon para lagi kang notify sa problemang pag-ibig video tips ko. Pakilike at pakishare na rin sa iba. Tara, pag-usapan na po natin ang problema ng mga taong nagmamahal. Sa araw po ito, ang ating pag-uusapan ay ang mga dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mga magkakarelasyon. Maraming mga relasyon ang hindi nag-work or hindi nagiging successful o sa madaling salita ay nauuwi sa hiwalayan dahil sa mga dahilan ito. May mga dahilan o rason kung bakit nagkakahiwalay ang mga magkakarelasyon o mag-asawa. At ito ay ang mga sumusunod. Number 1, ugali or masamang ugali. Number 2, pride. Number 3, pera. Number 4, sobrang selos. Number 5, katamaran. Number 6, lack of time. Number 7, sex problem. Number 8, lack of patience. Number 9, communication. At number 10 ay bonding. Yan po ang 10 nagiging dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mga magkakarelasyon. Tara, pag-usapan po natin isa-isa ang mga iyan. Okay, pag-usapan po natin yung number 1 na aking nabanggit, yung masamang ugali. Ano ang magiging epekto o ano ang magiging malaking epekto ng sama ng ugali sa relasyon? Maaaring sa umpisa ay maintindihan at maunawaan ka ng karelasyon mo kung masama o pangit ang ugali mo. Pero ang tanong, hanggang kailan iyon? Dahil sa tao lang ang karelasyon mo, syempre, mapapagod at magsasawa din yan. At tiyak isang araw, iiwan ka na lang yan. Kaya, isa yan sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang number 2. Ito ay isa rin sa mga nagiging problema ng mga magkakarelasyon. Pride. Ang sobrang taas ng pride o kawalan ng kapakumbabaan ay isa sa mga nagiging dahilan para mauwi sa hiwalayan ang isang relasyon. Tandaan po natin na hindi kailangan ang pride sa isang relasyon. Hindi makakatulong ang pagkakaroon ng mataas na pride sa isang relasyon. Sangayon sa isang survey na ang pride ay isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan, sinasabing isa itong lason para sa pagsasama ng magkarelasyon. O dahil kung patuloy kayong magkakaroon ng pride sa isa't isa, tiyak sa hiwalayan mauuwi ang relasyon ninyo.
Number 3. Pera. Ang pera ay isa sa mga nagpapaikot ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Siguro tatanungin niyo ako kung paano napasok ang pera sa hiwalayan. Sang-ayon sa isang survey, ay sinasabi po na ang pera ay isa sa nagiging dahilan kung bakit maraming pamilya at relasyon ang nawawasak. Simple lang naman, di ba? Paano ka makakabili ng kailangan o pangailangan ng pamilya mo o ng karelasyon mo kung wala kang pera? Tama ba? Pero hindi lang po yun ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan ang magkarelasyon ng dahil sa pera. May isang survey din na nagsasabi na marami ang nagkakahiwalay dahil sa sobrang pagkasilaw sa pera o salapi. Maraming mga materialistic na ipinagpapalit sa pera ang relasyon nila kahit na ito ay matagal na. Maraming mga nangyayari ngayon dahil sa mahirap ang karelasyon nila ay at may nag-offer halimbawa ng isang magandang buhay o dadalhin sa abroad ay iiwan na lang nila ang karelasyon nila at sasama na doon. Kung minsan, nagiging dahilan din ang mga magulang kung bakit nagkakahiwalay ang magkakarelasyon. Siguro itatanong mo kung bakit. Halimbawa, meron kang karelasyon at may kakilala ang mga magulang mo na isang mayaman o mapera at pipiliting kanila na doon makisama. Diba may mga pangyayaring ganyan naman? Siyempre ikaw, dahil takot ka sa mga magulang mo or dahil sa sobrang pagsunod at paggalang mo sa kanila ay papayag ka na lang sa gusto nila. Kahit na may karelasyon ka at hindi mo rin naman masisisi ang mga magulang mo dahil ang gusto nila ay mapabuti ka. Kaya ayun, sa isang iglap, nagkakahiwalay kayo ng karelasyon mo. Tandaan po natin na ang sobrang pagkasilaw sa pera ay nagdudulot ng hindi maganda. At kadalasan, ito ay nauwi sa kapahamakan. At iyan po ang iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan na pera ang may kagagawan o nagiging dahilan. Number 4 na dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mga magkakarelasyon. Sobrang selos o kung tawagin ito ay kawalan ng tiwala. Hindi masama ang magselos sa taong mahal mo dahil sabi nga ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa kanya or sa English ay sinasabing jealous is the manifestation of love. Totoo naman, di ba? Dahil kung walang pagseselos na nararamdaman ang isang tao sa kanyang karelasyon ay hindi niya ito mahal. Tama ba? Pero ang sobrang pagseselos sa karelasyon mo ay hindi maganda at hindi makakapagdulot ng mabuti sa isang relasyon. Dahil dito, nag-uumpisa ang tinatawag na kawalan ng tiwala. At sinasabing ang sobrang pagseselos ay nagiging lason sa isang relasyon. Diba? Marami nangyayari nang dahil sa sobrang selos ay nakakagawa ng krimen ang isang tao. May mga love expert na nagsasabi na 1 out of 10 na relasyon ay 5 daw ang nai-involve sa krimen dahil sa sobrang selos. Kaya tandaan po natin na ang sobrang pagsiselos ay nagiging dahilan upang ang relasyon ay mauwi sa kapahamakan at ang sobrang selos na walang basihan o matibay na ebidensya ay nagiging dahilan ng hiwalayan. Number 5, katamaran o pagiging tamad. O paano naman nasama ang katamaran sa hiwalayan? Sang-ayon sa isang pag-aaral na malaki daw ang nagiging epekto ng katamaran sa hiwalayan. Kung iisipin, totoo naman, di ba? Dahil unang-una, paano mo bubuhayin ng pamilya mo kung tamad ka? Paano mo itataguyod ang isang relasyon kung hindi ka magtatrabaho? Unang-una, kumakain kayo, gumagasto sa araw-araw. Saan mo yung kukunin kung tamad ka? Sang-ayon sa isang pag-aaral na 70% ng relasyon ay nauuwi sa hiwalayan, minsan pa nga ay nauuwi sa pagtataksil ng isang babaeng karelasyon. Dahilan sa para lang magkapera ay pumapatol sa alok ng mga lalaking mapagsamantala.
Na-offera ng pera at ang kapalit ay siyempre, alam mo na. Hindi mo naman siya pwedeng sisihin dahil ikaw ang may kasalanan. Dahil nga sa katamaran mo, pinagtratrabaho mo siya, kaya naman sinasamantala ng ibang mapagsamantala. At kapag nalaman mo, tiyak, sasaktan mo siya. Kaya't ano na ang magiging kasunod? Hiwalayan na, di ba? Dahil tiyak, iiwanan kanya. Kaya't kung ayaw mong mangyari ito sa'yo, kapayo ko, alisin mo na ang katamaran mo dahil ang pagiging tamad mo ang maaring maging dahilan upang ang karelasyon mo ay maiputan ka sa ulo o sa madaling salita ay mapagtaksilan ka na pwedeng humantong sa hiwalayan ninyo. Mga kapayo, yan po ang lima pa lamang na nagiging dahilan kung bakit ang relasyon ay humahantong o nauwi sa hiwalayan. Abangan pong muli ninyo ang lima pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hiwalayan ang isang relasyon sa part 2 po ng videong ito. Inaasahan ko pong magkikita kita pa tayong muli sa susunod sa aking programang Papa Rude Love, Sex, Problem Tips and Advice. Kung gusto mo na matatag na pagsasama o relasyon, ay gawin mo ng tama ang iyong obligasyon sa iyong karelasyon. At kung gusto mo ng relasyon na hindi mauwi sa hiwalayan, ang pagbabago ay iyon ang umpisahan. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ang matibay na sandigan para sa pagkakaroon ng relasyon na pangmatagalan. Sang-ayon ka ba sa mga pinag-aralan o narinig mo sa aking mga kapayo? Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng video ito. Marami pong salamat hanggang sa muli, mga kapayo ko. Again, this is your Love Problem DJ, Papa Rude, ay patuloy pong nagpapasalamat sa inyo. Kita-kits pong muli. Bye-bye. Ingat-ingat po tayong lahat. At kung ikaw ay may problemang pag-ibig o love and sex problem na iyong suliranin sa nakaraan o maging sa hinaharap o sa ngayon at nais mong ibahagi upang ikaw ay mabigyan ko ng payo kasama ang magiging payo pa ng iba nating mga tagasu, bye-bye, ay maaaring pong ipadala sa aking Gmail account, Papa Rude Love and Sex Problem Tips 06, o sa aking FB page na Papa Rude Love and Problem Tips and Advice. Pwede mo rin po akong i-chat or mag-friend request ka sa aking messenger, Rodolfo Romano. At atin pong gagawa ng video ang iyong ipapadalang liham o karanasan ng iyong buhay pag-ibig. Muli po, ang inyong love and sex problem tipper ay nagpapaalam.